class na po yung ano. Ito po yung tumatagas, oh, yung camshaft oil seal. Basang-basa na po ng langis. Kaya kailangan po maagapan yung oil seal, mapalitan para hindi po madama yung ibang malalambot na bagay katulad po ng mga hose. Yan, masisira po pag nababad po sa langis. Yan. Tapos yung kanyang EGR po, throttle body, lilinisin po natin kasi medyo may itim na usok tsaka hirap pong humila, humatak. Yan. Papalitan na rin po natin ng mga ano po ito, injector oil seal. Yan. Isa-isa po yan. Yan. Tapos yung valve cover gasket. Yan, tatanggalin po natin lahat yan, papalitan natin. Bago po matanggal itong valve cover, yan, tinanggal po natin yung high pressure hose. Yan, ililihis lang po natin yan para matuklap po natin itong valve cover gasket. Yan. Ito po yung mga parts na backlash. Kita nyo po, basang-basa ng langis. Ito po yung tensioner bearing. Yan. Ito po yung tensioner adjuster. Yan. Ito po yung tumutulak dito sa bearing para sa higpit po nitong timing belt. Yan. Siya po yung auto tensioner. Yan po, yung parang shock na maliit na yan. Yan po, napaka-importante po niyan. Kaya pag nagpalit po tayo niyan, sabay po itong tatlo na to. Yan, bearing, tensioner, tsaka timing belt. Yan, set po yan. Kailangan ito po yung throttle body. Yan, lilinisin po natin. Yan, so, yan po mga ka-auto. Ito na po yung timing belt na ikakabit natin sa Innova. Yan. Ito po yung timing belt. Original po yan. Toyota. Tapos ito po yung kanyang stationer bearing. Yan. Original po yan. Ito po yung stationer adjuster. Inihila po ito pag nakakabit na para humigpit po yung timing belt. Yan. Siya po yung nagdadala ng adjuster ng belt para humigpit. Ito po yung fan belt. Yan po, kakabit na po natin. Samahan nyo po kami. Ayan po mga ka-auto. Yan, malinis na po. Natanggal na yung mga grass sa langis. Dumi. Na dumikit sa langis. Yan po. Pre-prepare na po natin yung mga pyesa. Ayan, malinis na rin po yan. Ayan, malinis na po natin lahat. Ayan, kakabit na lang po. O mga ka-auto, mga ikabit na po lahat. Ayan, mahigpit na po lahat yan. Tapos yung camshaft oil seal, yan, malinis na po. Naikabit na po yung bag. Ayan, malinis na, malinis na. Kakabit na po natin yung timing belt. Ayan, nililinisan lang po yung ano, pinupunasan yung mga pyesa para maikabit na po natin ng malinis. Yan, samahan nyo po kami. Huwag po kong kalilimutan ilagay yung kunya. Yan yung kunya po bago ilagay yung sprocket. Yan, kasi iikot po yan kapag hindi po nilagyan ng kunya. Yan, importante po yan para hindi po mawala sa timing. Yan, napaka-importante po nung kunya ng camshaft sprocket. Yan. Dito, kompleto na po dito. Yan, nailagay na po yung mga wiring. Okay na po lahat dito. Unti-unti na po nabubuo. Ayan po, samahan nyo po kami. Ikakabit na po natin yung ano, tensioner bearing. Yan, tensioner bearing po. Kakabit na natin. May washer sa likod po. Yan, may washer din po yan sa likod. Huwag pong kalilimutang ilagay. Ito po para sa timing belt naman po, tensioner. ETF, yan, tornilyo po yan dito. Dinismantle lang po para maluwag magtrabaho. Yan, kakabit na po natin yung tensioner bearing. Yan po yung bearing na tuwing magpapalit po ng timing belt, kasabay po yan. Tsaka yung tensioner adjuster po. Para sabay-sabay po kasi ang lifespan niyan kapag
belt lang pang pinalitan, baka mga ilang buwan yan naman ang masira, magbabaklas na naman po tayo. Ayan na po yung tensioner adjuster. Ayan. Sa ilalim po yan ng tensioner bearing. Madali lang po yung palit kabit yan, dalawang gis na tornilyo lang po yan. Dalawang gis na tornilyo lang po yan. Kaya kailangan lang po maingat ang paglalagay para hindi po masira yung thread ng tornilyo, kasi aluminum po yung ano yung kinakapitan niyan. Hindi po dapat tagilid yung paglalagay ng tornilyo para naka-align po siya. Hey viewers, ilan? Nakita na po yung tornilyo. Malis na yun siya. So, maayos na po. Kakabit natin yung mga ka-auto yung timing bell. Ayan. Mayroon po yung timing mark dito sa delivery bag. Ito yung pinaka-injection pump po yan. Timing mark po ng camshaft andito po sa ibabaw. Ayan. Kaya madali na po makita. Ayan. Yung nasa ilalim lang po medyo malalim. Kaya ginagamitan po natin yan ng technique. Techniques. Pwede naman pong kung hindi nyo makita yung marking sa ilalim, lagyan nyo ng marking dito sa ibabaw, itapat nyo dito, yan, makikita nyo na hindi siya gagalaw kung hindi nyo makikita yung marking sa ilalim. Pero ito po sa ibabaw, kitang kita po yan. Yan, mayroon po yung marking. Kaya ganun lang po madali. Ayan. Pagka na ilagay na po, hihilahin lang po yung pin. Yung pin na po na yan para lumaban na po yung tensioner adjuster. Ayan po. Ayan. Ay, pasok po ka na. Pag nahugot po yan, kusa na po yung hihigpit yung timing belt. Ayan. Medyo malawag pa po. No? Ngayon pag nahila po yan, kusa na po yung may ito po, ihilahin na po natin yung pin. Gagamitan po natin siya ng long nose para mahugot po siya. Ganyan po ang pagpalit ng timing belt. Yan, matanggal na po. Sumipa na po yung kanyang tensioner adjuster. Kaya yung timing belt po nasa tamang tension na po. Hindi po pwede kasi sobrang higpit, sobrang lubag. Ayan. Okay na po. So, kompletuhin na po natin. Ayan. Thank you very much po, mga kaibigan. Kompleto na po yung ating ginagawang Innova. Ayan. Natakpan na po yung timing belt. Nailagay na po yung intake na nakapunta dito sa turbo. Ayan. Kompleto na po. Paanda rin na po natin. Samahan niyo po kami. Thank you po.